isa pa ako ng mga properties na bibili. Ito kasi nabili ko na to eh. Kuha ko na. Asus. So, papunta kami ngayon ng South. Bisita kami sa farm ni Bean. Hi, farm mo ba to? Sa'yo ba to? Oh! Oh. Kita mo yung dog? Hi! Hi ka sa dog. Tickle, tickle, tickle. Tickle! So, ito ang aming munting paraiso here in Tanawan, Batangas. Gusto namin magpatayo ng maliit na house dito. Like, parang mga tiny house. So, mag-subscribe lang kayo na mag-subscribe. Buuin niyo ang pangarap namin. Dapat talaga hindi ako sasama. Dapat magpapahinga ang mommy today. But nung pagising ko, I realized hindi ko pala kaya na ma-miss ang family day. Kaya okay lang sa akin kahit tired, konting puyat. Sumama pa rin. Hindi pa namin to na-develop. Pero marami pang projects na ongoing kasi nabanggit ko na to sa iba naming mga vlogs na nagpapa-renovate kami ng mga bahay-bahay namin. Bahay in Subic, bahay in Manila. Then, syempre may upcoming wedding. And we have a toddler. So, ito, kadalasan nakawala sa isip namin na parang oy, may kailangan pa nga pala kaming i-develop na property para syempre sa extra income, like gusto namin magtanim, magpatayo nga ng maliit na bahay dito para pagka nagpupunta kami ng south, gusto namin maiba naman ang ihip ng hangin, pwede kaming dito tumambay, dito mag-relax, dito mag-weekend. So yun, gusto namin magpatayo ng pool, maglagay ng maraming animals. So meron dito mga pato, chicken. Sa mga tanim namin dito, bayabas, lansones, rambutan. Ingat! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Stand up! What's that? That's the mummy goat. That's... That's mama. That's baba. Baba. So, pwede lang mag-eat ng grass? Yung goat? Hindi yung baba. Not you. We don't eat grass. Okay? Kasi hindi niyo pa ginagala yung grass today. Grass. Grass. Very good. Yeah, grass. That's grass. Grass. Thank you. Grass. Wow. What are you giving to mama? What's this? Grass? Your ass. Baba! Baba! A kiss, Dada. Kiss. Wow! Wow! So far, pasado yung ano, no? Yung Ford's family car. Yes. So tomorrow, pa-uwi, ipi-feature natin yung mga ka-feature-feature. Ka-feature-feature. Pero kinakain niya yung pa-Batangas, galing Subic. So, medyo madami lang siya ngayon. Lagi kaming nasa beach. Lagi tayo nasa beach, di ba? Lagi tayo sa beach. Ngayon, para naman maiba, dinala namin kayo sa farm. Kung maka-farm, akala mo. Akala mo may hasyenda kami, no? So, nabili ko tong property na to 9 years ago. More or less, ganyan. Nung ginagawa ko si Madam Claudia sa pangako sa'yo, ito po ang katas. So gusto ko talaga ng farm dahil parang ang sarap na pag weekend, meron kayong para bang getaway from work sa kaguluhan sa Manila, ganyan, tahimik na tahimik at simpleng buhay sana dito. But yun nga, nung na-discuss ko kanina, hindi pa namin siya talaga na
bibigyan ng oras. So hopefully, next year, after ng wedding, matutukan na namin, magawa na namin yung mga gusto namin gawin. So ako talaga ang tagagawa niyan sa usawan. At si Nainay ang tagagawa nito. Ay, nagdidi ka? Nagsistart na yan mag-formulate. What's happening, Daddy? Wow! Si Greg naman ang tagagawa niyan. Master griller talaga yan. Ay, nabusog! Nabusog! Ay! Ay, nahiya! Nag-burp! Woof! 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 It's like cookie! 1, 2, 3, 4, 5. Magdadrink ka ng buko? Hey. Lagit ka na. Malapot na. Sino ikaw? Ikaw. Kaya pa. Okay, tapos na yung ihaw. Ayan na po. Bye-bye. Mami naman. Next time, magdala tayo ng proper tools. Sige pa. Kaya pa. Hindi na lang. Kamusta mga turista? Kamusta lang mga turista? Ayos, ayos. Mga taga-north. Nakakita ng Taal. Nakagala ang mga person. Parang dagat lang, no? Tara, pupo. Ayun, Tagaytay na yun. Kita mo yung mga yan? Tagaytay lang. Oo, yun. Ikaw ba tour guide nila? Well, you know, I try my best. Vlogger family, we're back. Ito ang aking celebrity husband. So, nanggaling na kami yesterday ng Batangas. Meron kaming car na sinusubukan ngayon. Ito yung Ford Territory. Nung, syempre, nagkaroon kami ng daughter, nag-iisip kami ng family car na magiging komportable kaming lahat. So, tignan nyo naman ang aming little girl. Nag-enjoy siya dun sa likod. Meron siyang screen time pagka mga biyahe kami para less ang aming mga problema sa buhay. Less tantrums. So, kumpleto siya ng kanyang food trip. Tapos, screen time. Nandiyan ang kanyang favorite toy na si Ollie. Kinakain-kain niya. Ako, kung maaamoy nyo lang yan. Ako, grabe. Ano maamoy? Knock out ka talaga. Hinagis mo yan kagabi sa mukha ko. Naalala mo ba? Panis na sinigang. Habang tulog, panis na sinigang. May gabi na sinigang na napanis. Nakulob. Nakulob. Hinagis na yan sa mukha ko kagabi. Talaga ang shock ako. Sabi ko, ano ba yun? Anyway, so dinadrive nga namin itong Ford Territory. Iniisip namin kung magkaroon kami ng extra budget, kung ano ba talaga ang kotse yung kukunin namin. So, isa to sa mga sinusubukan namin. And so far, we are very, very happy sa aming experience. It fits in our car park. So, it fits in the tight car park. I don't know. That's a plus. Mm-hmm. Kasi the van didn't fit in there. Yeah, meron kaming van na hindi kasha dun sa parking namin sa aming condo in Manila. So, ito, saktong-sakto lang siya. Though ako, medyo kabado pa akong i-park itong car na to doon. So, papakitaan namin kayo ng mga nagustuhan naming features dito sa kotse na to. Kung bakit parang mas leaning kami para magkaroon ng isang ganito. Napaka-modern na car. It's all the electronics that, you know, all the top kind of cars had in the past. It's got cruise control, it's got lane assist. It's got all the automatic features ng Porsche cars out there. And something I didn't know is when you're in cruise control and you have the lane assist on, pag may kotse na gumagas harap,
the car actually slows down by itself, so it's an even better type of cruise control. Didn't even know that existed. Getting the nav's huge. Yan, laki ng dashboard niya. Talagang dire-diretso lang yung screen niya. Ang ganda, ang tignan, ang sleek ng design. Then touchscreen siya sa lahat. Automatic na yung CarPlay pagka kinonect mo yung Bluetooth mo sa car. Automatic lang siya lahat. Then meron siyang wireless charging dito. So pag pinatong mo yung phone mo, where's your phone? So pag pinatong mo yung phone mo ganyan, wireless charging, so nag-charge na siya. Amazing, right? The lane assist, so like you're in your lane now, and if you're like veering off, it's gonna start alarming, and the car will automatically swing back to the direction of the middle of the lane, which I think is pretty cool. And your audible sound is good, so pagod ka. Yeah, kasi diba minsan, lalo na kapag ka, meron ka mga mahabang biyahe, galing ka sa trabaho, tapos medyo duling ka na sa antok at pagod, mag-isa ka lang sa kotse. So okay siya kasi nga may alarm para matauhan ka na bumalik ka sa lane. So ito, papakita namin sa inyo, may truck sa harapan namin. So I'm cruise at like, I'm on cruise control and it's set at 100. So every time there's like a car in front, may truck. So it detects that there's a car coming. So it will. So makikita nyo. So it's slowing down by itself. Like, so bumabagal yung car. I'm not doing anything. It's the car is doing that by itself. So slow down to the speed of the car. But if I go left away from that car and the car notices it na wala na sa harap, it'll pick up speed again by itself. Yeah, so hindi mo tinatapakan yung gasan. Yeah. Nakapaa ka talaga nag-drive. Okay. So ayan, medyo bumibilis na kami. Nasa 97 ulit yung speed namin. Yeah. Kasi wala nang car sa harapan. Yeah, it's pretty mad, though. Yeah. And it's good on traffic because it stops automatically. And there's a couple of good things about it. But yeah, for a family car, if you want a compact family car, this is great. So hello. Dadagdagan ko lang yung iba pang features itong car na hindi pa namin napapakita sa inyo. So, i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga plus factor sa amin bukod sa ginhawa kapag ka dinadrive namin siya na alam naming safe kami. Ganda! Open. Ganda! Bagong car! Ganyan! Ay, tapos, pag lumapit ka, bubukas na siya. Hindi mo na kailangan pindutin. Ay, ang ganda. So, ito syempre, guys. Hello? Dagdag angas lang to, diba? So, buksan natin. Super press nyo yan. Charan! O, diba? At malawak siya. Hanggang likuran siya. Kita nyo, hanggang likod, hanggang doon, ma-open mo. So, meron kang sunroof. At hindi lang yan, pwede mo itong i-open for more freshness. Oh, hindi ba? Sobrang cool nito kapag kayong mga magbabarkada lalabas. Diba? Diba ang saya? So, as you can see, malaki yung space ng passenger seat. Malaki din ang space niya sa likod. Gustong-gusto ko yung dashboard niya. Ang sarap-sarap niyang i-drive. Magaan siyang dalhin. Hindi rin nanggigigil yung makina niya pagka ginagas mo. Nandito yung, ano bang tawag dito? OMG, bilang babae ako. I forgot kung ano tawag dito. Shift. Shift. Ano man siya? So, nandito. Nandito yung iikot mo siya. Kung i-reverse mo, ito drive mo. Park. Nandito yung kanyang handbrake. So, nandito yung mga park assist, drive assist, auto park, mga ganun. Though, sa auto park or park assist, hindi ko pa siya masyadong na-explore. And then, nandito na yung knobs for the music. Kung mag-take ka ng call, ganyan, then home. Ayan.
nag-radio siya kagad. So, nung pin-rest ko ulit, nagpunta siya sa CarPlay. So, nag-play yung music ko, kaya tumigil tayo. Ang laki din ng space sa legs pag nag-drive ka. Yung mga USB ports niya, wag natin pakita yung mga chicha ko. So, meron siyang Type-C na USB. Okay. So, ayan, makikita niyo may airbag. So, malaki din to. Pag in-open niyo, ito yung nalagyan niyo ng coins or whatever na napupush back niyo. Ako, meron akong usually malaking tumbler. So, hindi siya nagkakasya dito. Pero, pag nagta-travel kami ni Greg, nagagamit siya for coffee and mga juice. May mga stains pa. So, balik nyo lang siyang ganyan. Dito pala, may lalagyan din, of course, ng shades. Meron ka din pwedeng paglagyan dito ng drinks mo. So, pwede mong buksan yung trunk mo gamit to. Kasi, diba, sa mga malls natin, binubuksan yung trunks natin, tapos, pinipilit na lang i-open. Ako kasi, pet peeve ko yun kasi, medyo naiinis ako sa ganun kapag automatic yung pintuan mo sa likod. Then yung mga security cards, binubuksan lang nila dire-diretso yung pintuan ng trunk. Then pag isasara nila po pwersahin nila pababa na hindi nila chine-check kung automatic ba or hindi. So good thing may pinduto na siya dito. Para nang sa ganun, na magkaka-idea sila na automatic na. Hindi na kayo magkakainitan ng ulo sa mga malls. So unleaded tong car na to. Parang ang full tank niya, I think, umaabot kami ng mga 2,200 or 2,100, mga ganyan. So, tinanggal ko ang slippers ko kasi bagong linis yung car. Sayang naman. So, ang laki niya, ang komportable niya. Actually, first time ko umupo sa likod. Hanggang dito lang yung seat niya. Wala ka nang upuan dun sa likod. Ito, nung nagsundo ako sa airport, nagkasya tatlong maleta dyan. Tapos, dalawang tao pa yung kasya dito sa likod. Meron siyang dalawang aircon. Meron na rin, charging port. So, kapag may kailangan mag-charge dito sa likod, hindi na kailangan pumunta dun sa harapan para mag-charge ng phone niya. So, bonggang-bongga siya. Ang dami niyang charging areas. At hindi dyan natatapos ang ating car tour. Papakita ko rin sa inyo ang likod. So, pinipress lang siya. Automatic, tulad nga ng sabi ko. So, pag sasaran mo naman, papress mo lang to. Pero pakita ko sa inyo yung space sa likod. Okay. Ang laki ng space. Nakaka-happy yung space niya. Then ito, syempre, pwede mong tanggalin. Natatanggal yan kung patong-patong na yung gamit mo. So, sabi ko nga kayo na, pag i-close natin, tununun. Sire-diretso na siya magsasara, guys. So, pagkagabi, pin-rest mo yung key mo, or sabi ko nga, hindi mo kailangan i-press, na di-detect niya na malapit ka na, at nagpunta ka sa driver's seat, merong ilaw dito sa ilalim, guys. There. May ilaw siya, may spotlight siya. So, makikita mo yung papasukan mo, yung lalakaran mo. Alam niyo yung ispambonga dito. So, sundara ko na yung car, hindi ko pa siya nilalock. Pag naglakad ako palayo, maglalock siya mag-isa. So, see? Naglock siya mag-isa. So, ibig sabihin nun, hindi mo na kailangan kunin yung bag mo sa, yung susi mo sa bag mo. Automatic na siyang mag-open and mag-lock for you. So, I guess that's it. I think napakita ko na sa inyo yung mga features ng Ford Territory. Kung nagde-decide kayo, nag-iisip kayo bumili ng bagong family car katulad namin, or diba, parang regalo nyo sa sarili nyo ngayong Pasko, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Sana nakatulong kami kung ano ba ang kukunin yung car. Kasi marami naglalabasan ngayon, diba? Especially sa mga SUVs. Yan yung kinoconsider namin. Ang dami nila ngayon. Pero I think yung factor kaya namin siya nagustuhan is hindi siya ganun kamahal. At ang ganda ng color nito. Tapos, nagustuhan ko yung mga safety features niya. Yun yung nagpapayas sa akin dito sa kotse na to. Yung mga drive assist niya. So, ayun. I hope nag-enjoy kayo sa aming farm visit at sa aming pag-share ng prospect na car. Thank you, guys! See you again! And action.